May isang klase ng income na hindi pinaghihirapan. Maaari mo itong kitain kahit tulog ka. Passive income ang tawag doon. Isang type of passive income ay dividend income. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. So paano nga ba kumita ng dividend income? Saan tayo mag-i-invest para mag-earn tayo nito? At ano ang kailangan nating gawin para magkaroon tayo ng dividend income? Regular ba itong matatanggap? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin sa video na ito, susunod na! So paano ka ngayon bibili ng mga dividend stocks? Buying dividend stocks is the same as buying any other kind of stocks. So first, you have to open an online brokerage account and then fundan mo ang account na yan. So mga online brokers like MyTrade, CUL Financial, Wealth Securities, BPI Trade at marami pang iba. Ngayon, kung ikaw ay meron ng online brokerage account, here's you have to do. First, you have to research stocks that have a history of paying steady dividends. You can find this information sa stock information ng online brokerage firm or account na napili mo. Makita mo ang history kung kailan sila nagbibigay ng dividend at yung consistency. Katulad nito. So, like me, I research and nag-check din ako ng mga ilang sites. For example, ito yung history ng Ayala Corporation pagdating ng pamimigay nila ng dividend. Number 2, invest in stocks that pay a high dividend regularly. Buy stocks in companies that have generated good profits over a 5-year period and have a history of paying consistently high dividend, katulad ng mga ito. By buying all these stocks or by buying some of these stocks, so, sigurado ka na may regular kang dividend na matatanggap. Siyempre, hindi rin naman palagi na consistent yan yung price na mga dividend per share na ibibigay nila. So, the board of directors can choose to raise or lower a company's dividends. That's why you want to choose a stable company with a solid history of paying rising or at least consistent dividends. Number 3, you have to research other factors. Aside from making sure the company pays high dividends, there are other few important factors of a strong company worth your investment. So mag-invest ka sa isang kumpanya that has a lower debt load, yung liabilities, than its peers or its industry average. This offers the flexibility to borrow if needed to support operations and a dividend. This information can be found sa company's balance sheet in their annual report, katulad nito. And then, look up a company's earnings per share. This can be found in the annual report also on their website. So, you have to check the company's website about their earnings. Then, i-compare mo ito sa dividend per share na makikita mo din sa annual report. And of course, check a company's current ratio. This is the ratio of current assets to current liabilities, and it measures its ability to meet short-term obligations. This can be found on the company's balance sheet in their annual report. You want to invest in a company that has a lot of cash. If a company's current ratio is greater than 1, it's in a good financial shape. Number 4, calculate dividend yield and track it over time. This is the annual dividend divided by the current stock price. So for example, if stock ABC had a share price of 50 pesos and an annualized dividend of 1 peso, its yield would be 0.02 or 2%. This information can be found on the company's website. Don't select a company or a stock based solely on dividend yield. The yield may only reflect a momentarily low stock price, which could be the result of a company's temporary problems. Pay more attention to their long-term dividend trend. Kasi a company with a history of paying a consistently growing dividend is the best.
Next best is a company that pays a steady dividend. Be wary of an outfit that has had to cut its dividend. That doesn't mean you should avoid it completely. Just look at it closely before ka bumili nun. Now, next question will be, when must you buy a stock to get the dividend? The answer is a bit complicated. Kasi this date is not included sa company's announcement of a dividend and it's not published on the quote pages. Ngayon, I have this term, must own date. Terms such as record date and X date are commonly used in connection with dividends. But the must own date provides the simple answer that most people want. The date by which they need to buy a dividend stock. Here's how to determine the must own date for any dividend so that you'll never be confused by this important question again. When most dividends are announced, the company generally says it is payable to shareholders of record as of a certain date. This is useful information, but investors often mistakenly assume that the record date is the date by which they need to purchase a stock in order to receive the dividend. You see, stock trades actually settle 3 days after the fact. Even if you're a frequent trader or investor who buys and sells the same stock several times a day, that means that you need to buy a stock 3 days before the record date in order to qualify for the dividend. For example, ang X date falls 2 trading days before the date by which you need to be a shareholder of record. We've established that the must-own date falls 3 days before the record date, so simple subtraction means that you must buy a stock 1 day before it goes ex-dividend. So halimbawa, ganito yon. Ang ex-date is December 12, 2018. So dapat meron ka ng hawak ng stock na ito by 8 December 2018 or before pa para ikaw ay makatanggap ng dividend ng kumpanyang ito. One buwan bang magbibigay ang mga kumpanya ng dividend income? Ang isang kumpanya ay hindi buwan-buwan nagbibigay ng dividend. Katulad lang ng bonus ng company mo, hindi naman monthly binibigyan ka ng bonus, di ba? Ngayon, posible ka lang na magkaroon ng dividend income buwan-buwan kung may hawak kang iba't ibang kumpanya at nagkataon na ang payable date ng mga kumpanyang yon ay nag-fall every month. Katulad nitong nagawa kong summary na mga kumpanya na nagbibigay or nagbigay ng dividend last year. Kung mapapansin mo, bawat buwan may mga kumpanyang nagbibigay ng dividend. Kaya kung ikaw may hawak ka ng share sa bawat kumpanyang ito, so posible na meron kang matatanggap na dividend per month. Of course, you have to check the ex-date of these companies. Ito naman yung mga kumpanya na merong 5-year na history na nagmimigay talaga ng dividend. So kung mapapansin mo, hindi sila monthly nagbibigay. Yung iba, quarterly, yung iba naman, semi-annual, yung iba naman, annually. Kung mapapansin ninyo, ang mga companies na ito ay mga blue chip companies na tinatawag natin. So, how to start building a dividend income portfolio? So, you have 2 ways for building a dividend income portfolio. Number one, investing sa stocks. So, doon sa mga nauna kong nabanggit sa inyo, you just have to follow that. Mamili ka, mag-research ka kung ano yung mga kumpanya na regular na mimigay ng mga stocks. And then, number two, investing in equity type of mutual fund that have a portfolio of high dividend yield companies katulad nito. So, the good thing is that it isn't an either or decision. You can choose a combination of two based on your level of knowledge and ability. So, kung ang mapipili mong way para mag-build ng dividend income portfolio is investing sa stocks, you need to be able to monitor your investments more closely. This is because individual stocks may carry risks that are unique to itself, such as its management team doing a bad job, being saddled with a crisis, or losing out to a competitors in its market. You also need to identify the right kinds of companies to invest in.
But if you will choose a mutual fund type that have a high dividend yield portfolio like this, so ang difference lang talaga nito between investing sa mutual fund at saka doon sa direct stock is that you're not required to do much of the heavy lifting such as monitoring, diversifying, and buying decisions. Dahil ang mutual fund is a pooled money from a large number of investors to build a diversified investment portfolio na katulad nito. So you can go on platforms such as Feliquity to invest in mutual funds that are either focused on blue chip companies and high dividend companies. So ang dividend income, if ito ay gagawin mo through a mutual fund katulad nitong Feliquity na mayroong high dividend yield na laman na portfolio, of course, hindi mo ma-identify sa earnings mo kung magkano talaga yung dividend income mo dahil buong portfolio kasi ang laman noong investment na yan. Saan matatanggap ang dividend income? Ito ba ay dederecho sa bank account mo? Malalaman mo na meron kang dividend income dahil may email notification kang matatanggap katulad nito. Ngayon, itong pera na ito or dividend income na ito, agad-agad bang sa bank mo mapupunta? Hindi, of course. Mapupunta ito doon sa actual balance mo sa iyong portal or sa iyong online trading account. Katulad nito. So ngayon, dahil nandito siya sa iyong actual balance, maaari mo itong i-withdraw. So kapag ka-withdraw mo ito, you just have to fill out the form at mapupunta na sa iyong bank account ang iyong dividend income. Mahalaga na kapag ikaw ay nakatanggap ng dividend income, you have to reinvest that income para mas lumago pa. Dahil ang dapat na i-goal mo sa iyong pag-i-invest ay mapadami ang shares na ma-own mo. Para kung halimbawa, ang kumpanya na palagi or frequently nang bibigay ng mga dividend, di ba? At mas napadami pa ang shares na hawak mo, mas mapalaki pa ang investment or dividend income na matatanggap mo. Dahil magkano ba ang maaari mong kitain kapag halimbawa magdi-declare ng dividend income ang isang kumpanya? Halimbawa, ang isang kumpanya magdi-declare ng 1 peso per share na dividend. Ngayon, kung ikaw meron kang hawak na 10 shares sa kumpanyang iyon, meron kang dividend income of 10 pesos. Tapos ngayon, halimbawa, dinagdagan mo dahil ni-reinvest mo ang pera na iyon, the following month or the following year, kung sila ay magdi-declare ng dividend ulit, at ngayon, napadami mo ang shares mo sa kumpanyang iyon. Halimbawa, nagkaroon ka na ngayon ng 100 shares at sila ngayon ay magdi-declare ng 2 pesos na dividend. So, mas malaki na ang dividend income na matatanggap mo dahil marami kang shares na na-own compare noong ikaw nagsimula pa. Kaya nga, kung ang ibang tao meron silang inaalaga ang numero, ako naman kahit papaano ay merong inaalaga ang company dahil na-research ko that these companies regularly gives dividend. So, maaari kong maging cash cow, kumbaga, itong mga kumpanyang ito. Ngayon, ito yung 4 golden rules pagdating sa pag-i-invest sa stock market. Una, you have to invest early, diba? And then, invest regularly. And invest long term. And invest using diversification. So, huwag mong asahan nakikita ka kaagad sa iyong pag-i-invest sa stock market at kumita ng dividend kung ito naman ay hindi mo pinag-aralan ng maigi at kung hindi mo ito naintindihan. So, I hope na gets mo kung paano ka makakatanggap ng dividend sa pamamagitan ng video na ito. If you find this video informative, kindly share this video to your families and friends para sila din ay matuto kung paano mag-earn ng dividend income. If you want to learn more and understand how to properly invest, tara, join ka sa aking webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Just message me sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng Zoom meeting ID. And of course, you can grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. You have to learn
how to earn money while you sleep, kasi kung hindi, siguradong kulang ka sa tulog, kakatrabaho palagi. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.